Hi mga Katorski, kumusta na kayo dyan? Ngayon, ating balikan yung sinasabi sa ating Vice President nung nakarang taon sa kanyang interview na sinasabi niya na ayaw daw niyang maging pangulo sa ating bansa. Before tayo magpatuloy mga Katorski, kung kayo bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe Katorski Adventure para ma-update kayo sa mga bago kong video ang i-upload. And atin ang balikan ang interview sa ating Vice President nung nakarang taon. Noon, you said that you are not, as Vice President, you are not going to run for President now in 2022. Oh. Mga Katonski, sabi sa ating mahal na Vice President sa kanyang interview, ayaw daw niyang maging pangulo ng ating bansa. Pero bagabang, ikalimutan niya ang kanyang sinasabi sa kanyang interview na karaang taon. Then now in 2022, you said that? Yes. Okay. Can you change your mind? No. I even told that to the President. Oo. Sabi ko sa kanya, Mr. President, sana po hindi kayo naniniwala sa mga talks on Plan B or impeachment kasi wala po talaga akong badak maging pangulo. Hindi niya napanindigan ang kanyang sinasabi sa harapan ng maraming tao during sa interview mga Katonski. Sabi niya, ayaw rin yung maging pangulo ng ating bansa. Pero yung sinasabi niya, hindi pala totoo yun. Hanggang bibig lang yun. Hindi yung sa galing sa puso na totoo talagang nasasabi siya ayaw niya. Ating balikan ang kanyang interview. Noon, you said that you are not, as Vice President, you are not going to run for President now in 2022. You said that? Yes. Okay. Sa kanyang interview, mga Katonski, sabi niya, tinanong siya kung gusto ba siyang tumakbo ng pagkapangulo ng ating bansa. Sabi niya, ayaw niya, no, no, no. O ngayon, ano nangyari mga Katonski? So narinig natin mga Katonski ang sabi sa ating kagalang-galang Vice President na sabi niya sa kanyang interview na ayaw rin niyang tumakbo sa pagkapangulo sa ating bansa. Wala daw siyang balak maging pangulo, sabi niya na ni Pangulong Duterte. So sa kanya may sabi yon mga Katonski, galing sa bibig niya yon. Hindi fake news yon. Siya mismo nagsasalita na wala siyang balak maging pangulo sa ating bansa. Mga Katonski, hindi pala yun talagang kalooban talaga niya na siya tutakbo ng pagkapangulo ngayong 2022. Pero sinasabi niya na kung tatakbo si BBM sa pagkapangulo, ay tatakbo rin siya kahit diyahado siya, sabi niya. Sabi ni Ita Corrales dito. Si Ita Corrales magsabi dahil si Ita Corrales iisa rin ang nasa likod ni Bipilini. Ating panoorin ang sabi ni Ita Corrales sa interview. Kahit nagahado ako, oras na tumakbo si Marco. Oras na tumakbo siya, naandaban ako. Kahit nagahado ako sa numbers. Katonski, sabi ni Bipilini, kahit dihado daw siya, oras na tumakbo sa BBM, tatakbo siya. Ano kayang dahilan? Bakit gusto nang tatapatan sa BBM? Nawala naman sa BBM na sinasabi tungkol sa kanya. Balikan natin, parang maliwanagan tayo, anong ibig sabihin sa pagtakbo niya? Oras na tumakbo si Marcos. Oras na tumakbo siya, naandaman ako. Kahit nadehado ako sa numbers. Sabi niya mga Katonski, kapag tumakbo si dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo, tatakbo rin siya, lalabanan niya si dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Sinabi niya noon na ayaw niyang maging pangulo ng ating bansa. At sabi niya ngayon, gusto rin niyang tapatan si dating Senator Bongbong Marcos. Lagi niyang inahamon na hindi naman
naghahamon si BBM sa kanya. Ano kayang dahilan? Bakit na init siya sa pamilyang Marcos si Bipilini, mga Katunski? Oras na tumakbo si Marcos. Oras na tumakbo siya na laban ako. Kahit na dehado ako sa Marcos. So mga Katunski, wala palang balak tumakbo pagkapangulo ang ating Vice President dahil hindi pa siya handa. Hindi katulad ni dating Senator Bongbong Marcos na noon pa handa na siyang maging pangulo at karapat-dapat na siyang mamuno sa ating bansa. Si Bipilini, tumakbo lang siya sa pagkapangulo dahil gusto niyang tapatan si BBM sa pagkapangulo. Anong mangyari sa ating bansa? Ang isang pangulo wala pang, walang, hindi pa handa maging mamuno sa ating bansa, mga Katunski. Ay mga tao kasi eh, laging hinusgahan si BBM na hindi karapat-dapat sa ating bayan. Pero makinig tayo sa sabi ni San Juan, sabi ni San Juan dito sa kanyang sulat sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verse 7. Anong sabi dito? Ang babasahin ko. Sabi niya dito, ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila'y tinitingnan niya at sinasabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila ay isa't isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babae. Naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagpaparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita paparusahan. Humayo ka at huwag nang magpakasala. So mga kapatid, hindi tayo laging yung maghusga ng tao. Tingnan natin kung anong magagawa ng ating bansa, anong maitulong. Dahil alam na natin ang kakayahan ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. Huwag nating husgahan ang kanyang kakayahan. Sana po tayo huminto na tayo sa paghuhusga sa kapwa. Dahil hindi yon utos ng Diyos na husgahan ang kapwa tao. Hindi naparito siya sa mundo. Hindi dahil sa mga walang sala, naparito siya sa mundo. Dahil tayo makasalanan, kaya nga naparito siya. Mga kapatid, sana, mga Katunski, sana mag-isip tayo bago tayo maghusga sa kapwa natin tao.